Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 11, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong easterlies na nakaka-apekto nga po sa halos sa buong bansa. At asahan nga po natin na may mga tsansa na mahina at katamtamang pag-ulan sa eastern section ng Visayas at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng halos sa buong bansa. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, yung posibleng bagyo na mabubuo dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hanggang sa ngayon mababa pa rin po ang tsansa nito na pumasok ng ating power line. Pero yung diametro nga po nito ay tatamaan nga po itong parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan sa posibleng dulot nito ng mga pag-ulan at pabugso-bugso ng hangin. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan makakaranas ng tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may eastern section ng Visayas pagdating po yan ng alas 10 ng umaga mamaya. At dito nga po sa may parte ng Dinagat Island, may tsansa din po na may hina at katamtamang pag-ulan. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon na malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, dito po mapapansin nga po natin na mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon, maliban na lamang po dito sa may parte pa rin ng Visayas na may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po yung ating magiging possible scenario. Maganda pa rin po ang lagay ng panahon na malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang po pa rin dito nga sa may parte ng Visayas na mayroon nga pong makulimlim na kaulapan na may tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ito naman po yung magiging possible scenario natin. Magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa, maliban pa rin nga po dito pa rin sa parte ng Visayas na meron nga pong makulimlim na kaulapan at may tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast by December 12, mananatili nga po yung easterlies, no, makakaapekto sa ating bansa at bubugso na nga po yung northeast monsoon o yung amihan dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng December 13, dito nga po mapapansin natin, ito nga po yung possible low pressure area natin na ito nga po yung posibleng maging sama ng panahon o maging isang tropical depression or mahinang bagyo na posibleng nga po yung makaapekto dito sa may parte ng Mindanao. By December 14, patuloy nga po yung easterlies makakaapekto sa ating bansa at ito nga po yung low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng December 15, no? By December 15, easterlies pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa habang papalapit na nga ng palapit itong nasabing low pressure area. Pagdating naman po ng December 16, ito nga po ay malayo pa rin dito sa ating Philippine Area of Responsibility, no, yung pinakasentro niyan, pero yung kanyang kaulapan ay posibleng makaapekto na nga po sa may eastern section ng Mindanao at bubugso na muli yung northeast monsoon o yung amihan at magkakaroon tayo ng possible dito na shear line. Pagdating naman po ng December 17, dito po mapapansin nyo nga, magkakaroon na po tayo ng shear line na magpapaulan sa may northern Luzon hanggang sa parte ng Bicol Region. At yung ito naman po, yung extension ng kaulapan nung sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung pinakasentro niyan, pero yung diametro niyan ay abot nga po dito sa malaking bahagi ng Mindanao na magdudulot po yan ng mga pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. By December 18, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Mindanao dahil nga sa sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Pero yung sentro niyan ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Yung shear line naman po ay magpapaulan po yan sa eastern section ng Luzon, Central Luzon hanggang parte ng Southern Luzon. By December 19, dito po mapapansin natin na may mga malalakas na pag-ulan ng eastern section ng halos buong bansa
Kaya ba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible po tayong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By December 20, dito po mapapansin natin, shear line pa rin po ang makakaapekto sa Central Luzon na magdudulot po yan ng malalakas na pag-ulan. At magkakaroon tayo ng possible low pressure area ulit dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. At mababa naman po ang chance niyan na maging isang ganap na bagyo at posibleng malusaw din po kagad. Again, inulit po natin ha. Yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang chance na magbago yan. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat na sa ating mga kababayan dahil nga sa posibleng maulan na susunod na linggo, no, para nga po dito sa ating lagay ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.